Minsan sa buhay, hindi natin napapansin na dahil sa ating mga kilos at desisyon, may nasasaktan na tayong kapwa. Hanggang sa isang araw, nagigising na lamang tayo sa katotohanan ng ating mga nagawang kasalanan. Pero sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Sa kwentong hatid natin ngayong araw, ipapakita natin na sa pagkilala sa kanyang mga pagkakamali at sa pagtatangkang itama ang mga ito, kaya pa rin natin maging mas mabuting tao at aktibong bahagi ng lipunan. At sa panig ng mga dating rebelde, katuwang nila ang iklip para sa layuning ito. Ako po, Kuya Bings, para sa isa na namang kwentong handog ng tungo sa pagbabago. Ay, pabakal. Ay, pabakal po. Ay, sorry, sir. May inisip kasi ako. Bakal na ka, dalawang ano? Ay, isang kopi ko black. Ay, salamat. Ay, sir, yung supli nyo, sir. Pasensya na, sir, kasi may inisip lang ako. Siya si Tatay Domingo Alemania Jr. o alias Camiguel, isa sa mga former rebel na nabiyayaan ang livelihood program ng pamahalaan at namumuhay na ng normal mula nang siya ay magbalik loob sa pamahalaan. Dati po akong rebelde at yung buhay ko po nung kaya po ako nakapag-MPA no, ay yung isip ko noon kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya nung meron din ako na isang barkada na nagdala doon sa akin na libangan ang sarili. Tapos yun, doon na nag-umpisa yung kaya ako nakapasok sa MPA. Last kong inkwentro yan, ma'am, na nasa gupa talaga namin, ma'am, ang mga troop, ang mga army talagang matitindi, ma'am. Patayan ng 6 na miyembro ng New People's Army matapos makaengkwentro ang militar sa barangay Lupi, Tinambag, Camarinesu. Kaya pinag-isip-isipan ko na ako talagang magpabalik-loob na ako sa tunay na gobyerno. Ta, yun na nga, maraming buhay ang nasasayang. Hindi ko sukat akalain na ganun talaga napasok ko. Nung mabalik po ako doon, ma'am, ay pinapatawag na ako ni Alias Kadab, yung aming commander. May isa po kasi sa amin na liderato ng isang MPA na babae. Pinuntahan po ako doon. Kinausap niya ako kung ano, magsusurrender ako o ano talagang plano ko. May 20 tropa na pinuntahan po ako doon. At doon po ako nagsimula ng kinausap ng tropa, magbalik loob. Sa ngayon po ay itong tindahan ko po na ito. 2 taon na po ito. Dito rin po ako nagkukuha ng mga pangangailangan namin at nakabili ako ng tricycle. Bumili naman niya ako ng isang motor nung nakaraan linggo. Hindi ko mo na sabi na naisip talaga ito na magkakaroon ako ng tindahan na ganito. Kasi ang pangarap ko nga noon, ma'am, yung makabili lang ako ng bike, masaya na ako. ICLIP is a comprehensive benefits, a package granted by the government sa ating mga FR. Ito na din ang nagsisilbing panimula nila para sa pagbabagong buhay, hindi lang sa kanila kundi sa kanilang mga pamilya na din, sa mga susunod nilang mga henerasyon. Nagtanda kami ng livelihood training para sa hog and poultry raising. After ng training, binigyan namin sila ng starter kit, mga baboy, piglets, at saka feeds, free range chicken, kambing, vegetable seeds, at saka organic fertilizers. Ang palagi kong paalala sa mga FR, pahalagahan, sinupin kung ano man ang mga ganitong hanap buhay at iba pang mga biyaya na naibibigay sa kanila ng gobyerno. Kung
anuman ang aking nagawa nung nakaraan sa aming bayan, kung anong nagawa ko. At sinuklian pa rin ako ng magandang biyaya sa ating mahal na Panginoon. Maraming salamat talaga sa ating mga nasa pamahalaan na gobyerno. Ang mga mabubuting gawain at pagbabago sa sarili ay nagriresulta sa positibong pag-ikot ng gulong ng kapalaran. Ang pagbibigay importansya sa kapayapaan at katarungan ay nagiging daan tungo sa isang mas mabuting bukas. Sa pamamagitan ng kwentong ito, natutunan sana natin na sa mga simpleng kilos at gawain na ipapakita ang tunay na pagsisisi. At ito ay maaaring maging susi sa pag-unlad at pag-usbong ng isang individual. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Para sa isa na namang makulay na kwento ng inspirasyon, tagumpay at pagkakaisa. Magkita-kita tayong muli dito lamang sa Tungo sa Pagbabago.